Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw Kuya Rolly, ako si Domeng at 40 ang edad, at may asawa at nanirahan dito sa Badyan. Ang kwento na ta, kwento ni Tito J, at nangyari ito sa Badyan kung saan siya nanirahan. Ang nakakakilabot na pagkakita ni J sa aswang na baboy. Isang gabi sa Badyan, naglalakad si J pauwi mula sa kanyang trabaho bilang manggagawa. Hating gabi na, at tulad ng dati, tahimik ang buong baryo, maliban sa mga huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Pagod na siya at gusto ng magpahinga, pero isang kakaibang tunog ang hamuli ng kanyang atensyon. May narinig siyang mahina ngunit malinaw na ingay mula sa bakuran ng kanilang kapitbahay, isang tila baboy na humuhukay ng lupa. Tumingin siya sa direksyon ng ingay at nagulat nang makita ang isang malaking baboy, tila pagod na pagod sa paghuhukay. Nagduda agad si Jay, wala naman silang naririnig na ganitong hayop sa kanilang lugar, at kakaiba ang kilos nito. Hindi ito basta ordinaryong baboy. Nagtaka siya, at naisip ang sundan ng nilalang. Tahimik siyang sumunod sa likod ng baboy, hindi nito namamali na binabantayan siya ni Jay. Dinala siya ng hayop papunta sa bahay ng kanyang biyenan. Puno ng kaba ang dibdib ni Jay habang iniisip kung ano ang nangyayari. Bakit pupunta ang hayop na ito sa bahay ng kanyang biyenan? Ano ang gagawin nito? Sa kanyang pagtatago, napatunayan ni Jay na hindi pangkaraniwan ang kanyang nasaksihan. Nang makapasok na sa bakuran ng bahay, dahan daw ang nagbago ang anyo ng baboy. Napanganga si Jay sa nakita. Ang baboy na sinusundan niya ay unti-unting naging tao, isang babaeng walang iba kundi ang kanyang biyenan. Nanlaki ang mga mata ni Jay habang pinapanood ang pagbabagong anyo. Ang kanyang biyenan na si Aling Pilar ay isang aswang. Nag-isip siya kung anong dapat gawin, tatakbo ba siya at isusumbong ito, o magmamasid pa siya sa mga susunod na gagawin ng kanyang biyenan. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng mga halaman, pinilit pigilan ang kanyang paghinga habang pinapanood ang kanyang biyenan na parang walang nangyari. Naglakad ito papunta sa bahay, parang normal lamang ang gabi para sa kanya. Hindi alam ni Jay kung paano ipoproseso ang nakita, pero sigurado siyang hindi na ito isang karaniwang gabi. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, hindi siya makatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal silang mag-asawa, tinitigan niya ang kanyang asawa at iniisip kung alam ba nito ang madilim na lihim ng kanyang ina. Pero sa ngayon, pinili niyang manahimik. Natatakot siya na baka pagdudahan siya o baka ang pagsisiwalat ng lihim ay magdulot ng mas matinding kapahamakan. Sa mga sumunod na araw, si Jay ay naging maingat na magmasid. Hindi niya makalimutan ang nakita, ang kanyang sariling biyenan, isang aswang na kayang magpalit ng anyo at gumagala tuwing gabi sa anyo ng isang baboy. Magandang araw Kuya Rolly, ako si Delpin 52 na, may asawa at nanirahan dito sa Mualbual. Ang kwento na ito ay kwento ng pinsan ko, na si Francine at nangyari ito sa Badyan, Cebu. Ang nakakatakot na pagkakita ni Francine sa aswang na baboy. Isang gabi sa Badyan, bagong panganak ang asawa ni Francine, kaya't abala siya sa pagbabantay at pagtulong sa kanyang asawa. Tahimik ang gabi, at ang tanging ingay na naririnig ay ang mahihinang huni ng mga insekto sa labas. Subalit, nang papalapit na ang hating gabi, may kakaibang tunog na umalangaw-ngaw mula sa ilalim ng katabing bahay,
isang malalim na ungol na parang baboy na may kakaibang galaw. Kinilabutan si Francine. Alam niyang hindi basta-basta hayop ang gumagawa ng ingay na iyon. Agad niyang naalala ang mga kwento tungkol sa mga aswang, lalo na kapag may bagong silang na sanggol. Sa takot na may masamang mangyari sa kanyang mag-ina, naglakas loob siyang sumilip sa bintana. Sa ilalim ng katabing bahay, nakita niya ang isang malaking baboy na tila may hinahanap o sinisinghot-singhot sa lupa, paikot-ikot sa ilalim. Napagtanto ni Francine na hindi ito karaniwang baboy. Netendaan niya ang mga sabi-sabi ng matatanda tungkol sa aswang na nag-aanyong baboy, lalo na kapag may bagong panganak. Sa takot at pagkabahala, sumigaw siya ng malakas, "Aswang! May aswang na baboy!" Nang hingi siya ng saklolo sa kanyang mga kapitbahay. Agad namang nagising ang mga kapitbahay nila. Nagmadali silang lumabas ng kanilang mga bahay, may dala-dalang mga pamalo at matitinik na bagay. Nang marinig ng aswang na baboy ang ingay ng mga tao, mabilis itong tumakbo papalayo, papunta sa malayong bahay na medyo malayo-layo sa kanila. Habol ng mga kapitbahay ang baboy, subalit hindi nila ito maabyutan. Hindi na nila nakita kung saan nagtago ang hayop, ngunit nagduda sila sa pinuntahan nitong bahay. Kinabukasan, nagkalat ang usap-usapan sa baryo. Nalaman nilang ang baboy na nakita ni Francine ay pumasok sa bahay ng kanyang kumari, si Aling Linda. Sa simula, hindi makapaniwala si Francine. Paano naging aswang ang kanyang kumari? Pero habang iniisip niya ang mga kwento ng matatanda at ang kakaibang kilos ni Aling Linda noong mga nakaraang buwan, hindi na siya nagduda. Isa itong malaking revelasyon para sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, hindi na nakita si Aling Linda sa kanilang lugar. Sinasabi ng iba na umalis ito at hindi na nagpakita. Pero si Francine at ang kanyang mga kapitbahay ay alam na hindi na kailanman magiging tahimik ang kanilang baryo tuwing gabi, lalo na kapag may bagong panganak, dahil ang aswang na baboy ay palaging nag-aabang sa dilim. Magandang araw Kuya Rolly, ako si Romy taga Karkar, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko, ay totoong nangyari kay Lolo Tasio, at nangyari ito sa Badyan, Cebu. Si Tasio at ang aswang na nalumipad sa hangin sakay niya ang kanyang sigbin. Sa bayan ng Badyan, Cebu, may isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Tasio. Siya ay isang tahimik na tao, madalas na naglalakad sa paligid ng kanyang barangay, nagkukwento sa mga bata ng mga alamat at kwentong bayan. Ngunit hindi alam ng lahat na sa kanyang likuran, may isang madilim na lihim na nag-aabang. Isang gabi, habang naglalakad si Tasio pauwi mula sa isang pagtitipon, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala nang tunog mula sa mga ibon, at ang hangin ay tila nagbabadya ng panganib. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, biglang may narinig siyang mahinang tinig na tinatawag siya mula sa malayo. "Tasio, Tasio!" Agad siyang tumigil at lumingon, ngunit wala siyang nakita. Ang hangin ay humihip ng mas malakas, parang may isang bagay na dumaan sa kanyang tabi. Tila ba may anino na nagliliparan sa ibabaw niya? Tinawag na naman siya, ngunit mas mahina na ang boses. "Tasio, halika na." Sa gitna ng kanyang takot, nakaramdam siya ng pagkakabighani at nagpasya siyang sundan ng tinig. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga kakaibang anyo sa paligid, parang mga anino na nagliliparan sa hangin. Bigla siyang tinakot ng isang malamig na hangin na nagdala ng amoy ng pagkabulok at nakalimutan niyang lumingon sa likuran. Maya-maya, naramdaman niya na may nakasakay sa hangin, tila mayroong isang nilalang na nakaupo sa isang malaking sigbin, na parang sumusunod sa kanya. Ang sigbin, sa kanilang mga kwento, ay isang halimaw na may mahabang katawan at malalaking tainga, na may kakayahang magtago sa dilim at magsagawa ng mga nakasisindak na bagay. Habang papalapit siya sa pinagmumula ng boses, bigla siyang kinabahan. Ang mga anino ay lumapit, at nakita niya ang isang babaeng may mahabang buhok at mata na tila nagliliyab sa dilim. Ito ang aswang. Napansin niyang nakaupo ito sa sigbing, parang nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon upang salakayin siya. "Tasio,
Ang boses ng aswang ay umaabot sa kanyang tainga, puno ng pang-akit at takot. Halika, samahan mo ako. Sa takot at panghihina, sinubukan niyang tumakbo, ngunit parabang ang mga paa niya ay nakadikit sa lupa. Ang hangin ay lumalakas, pinipilit siyang lumapit sa halimaw. Ang mga anino ay nagmistulang mga hawak sa kanya, tila ba may mga kamay na humahawak sa kanyang katawan. Sumama ka sa akin, Tasyo. Hindi ka na kailangang matakot, wika ng aswang, habang nagiging mas malapit ito. Naramdaman niya ang napakalamig na hangin na bumabalot sa kanya, na nagpaparamdam ng matinding pangangatawag sa kanyang kalamnan. Sa kanyang huling pagsisikap, umisip siya ng paraan upang makawala. Naalala niya ang mga kwentong ibinabahagi niya sa mga bata tungkol sa mga bagay na nakakatulong sa kanila sa mga sitwasyong tulad nito. Pinasimulan niyang magdasal ng taimtim, umaasa na sana'y matigil ang aswang. Bigla, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga anino ay nag-uumapo na tila natatakot sa kanyang mga salita. Ang aswang, na tila nabigla, ay umiwas ng kaunti. Sa pagkakataong iyon, nakakita si Tasyo ng butas sa pagitan ng mga anino. Mabilis siyang tumakbo, habang ang boses ng aswang ay nagiging malayo, "Babalik ako, Tasyo." Pagdating niya sa kanyang bahay, hinang-hina siya, puno ng takot at panghihinayang. Naging alaala sa kanya ang gabing iyon, isang gabing hindi niya malilimutan. Mula noon, naging mas maingat siya sa kanyang mga lakad sa gabi at hindi na muling sumama sa mga katulad na pagtitipon. Ngunit ang takot ay hindi naglaho. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat anino na kanyang nakikita, palaging bumabalik ang boses ng aswang, parang nag-aanyaya sa kanya na muling makilala sa madilim na daan. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa badya na kung may maririnig silang boses na nagtatawag sa kanilang pangalan sa Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Mileng. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa tatay ko, at nangyari ito sa Badyan, Cebu. Si Cardo at ang aswang na nais siyang biktimahin. Sa isang maliit na baryo sa Badyan, Cebu, may isang lalaking kilala sa pangalang Cardo. Siya ay isang masipag na mangingisda na kilala sa kanyang mabait na puso at magandang pakikisama sa mga kapitbahay. Ngunit isang gabi, ang kanyang buhay ay nagbago ng tuluyan dahil sa isang karanasan na hindi niya malilimutan. Isang gabi ng Biyernes, nagpa siya si Cardo na lumabas upang mangisda sa kanyang paboritong lugar sa tabi ng dagat. Minsan na niyang naranasan ang mga kwentong tungkol sa mga aswang pero hindi siya naniniwala. Sa kanyang pagdating sa dalampasigan, napansin niyang tahimik ang paligid, tila ba ang mga ibon ay wala nang kumikilos, at ang hangin ay tila may mabigat na pakiramdam. Habang siya ay abala sa pangingisda, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ang hangin ay tila may daladalang amoy ng bulok na karne. Lumingon siya at nakita ang isang misteryosong anino na naglalakad sa tabing dagat. Ang anino ay may mahahabang binti at may mata na kumikislap sa dilim. Tao ba yan? Tanong ni Cardo sa sarili, ngunit ang kanyang mga binti ay parang nakadikit sa lupa sa takot. Ang anino ay umikot sa kanya, at sa bawat ikot nito, parang mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Nang biglang magsalita ang anino, "Cardo, Cardo, halika na, oras na para sa atin." Ang tinig ay boses ng isang babae, puno ng pang-akit na tila ba nag-uudyok sa kanya na lumapit. Agad na naisip ni Cardo na ito ay isang aswang na nais siyang biktimahin. Pilit niyang inisip ang mga kwentong narinig niya tungkol sa mga aswang na nag-aanyaya sa mga tao, at ang mga ito ay madalas na nagdadala ng mga biktima sa madilim na gubat. "Huwag kang lumapit, Cardo," ang sigaw ng kanyang isip. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, may kung anong puwersa na tila nag-uudyok sa kanya na sumunod. Mabilis siyang kumilos at sinubukang tumakbo pabalik sa kanyang bangka. Ngunit hindi niya inaasahan na ang aswang ay nagbigay ng isang malakas na sigaw. "Hindi ka makakatakas, Cardo. Ikaw ay akin na." At sa biglang pag-ikot nito, nakita niyang lumipad ito sa hangin, parang nagiging isa sa mga ulap,
at nagtangkang siluhin siya. Diyos ko, tulungan mo ako. Ang dasal ni Cardo habang nagtatakbo siya sa madilim na tabing dagat. Mabilis niyang pinabilis ang kanyang mga hakbang, ngunit tila ang aswang ay nakasunod sa kanya, na parang isang anino na walang hanggan. Sa kanyang takbo, naisip niya ang mga kwento ng kanyang lolo na naglalahad ng mga paraan upang mapigilan ang mga aswang. Kailangan niyang makahanap ng pampatuboy. Sa kanyang isip, napagtanto niya na ang asin at bawang ay may kapangyarihan laban sa mga ganitong nilalang. Habang tumatakbo siya, nakakita siya ng isang sako ng asin na nakatago sa isang tabi. Agad niya itong kinuha at nagpakalat sa paligid niya. Nang makaalis siya sa ilalim ng anino ng aswang, inihagis niya ang asin sa hangin. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang aswang ay tila nahirapan, umiwas at umiwas sa asin. "Hindi mo ako matatalo, Cardo. Babalik ako," sigaw nito habang unti-unting naglalaho sa dilim. Matapos ang pangyayaring iyon, nakabalik si Cardo sa kanyang bahay, nanginginig sa takot. Mula noon, naging maingat siya sa kanyang mga lakad, lalo na sa mga gabi. Nagsimula siyang magdasal sa bawat pagkakataon at naglagay ng bawang sa kanyang tahanan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ngunit tuwing nag-iisa siya sa dalampasigan, palaging bumabalik sa kanyang alaala ang boses ng aswang na nagtatawag sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang kahit anong gawin niya, ang panganib ay palaging nag-aabang, handang bumalik upang biktimahin siya muli. Hanggang ngayon, ang kwento ni Cardo ay nananatili sa isipan ng mga tao sa Badyan, isang paalala na ang mga aswang ay hindi lamang kwento ng nakaraan kundi patuloy na nag-aabang sa dilim, handang kumuha ng sin. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Sim ang 54 na taga Dalagete, Cebu. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa pinsang Bo kong si Pepe, at nangyari ito sa Badyan, Cebu. Ang nakakatakot na pagkakita ni Pepe sa kanyang kumari sa Kawayan. Ang gabi ng katotohanan, ang nakakatakot na pagsalubong ni Pepe sa aswang. Isang tahimik na gabi sa Badyan, bandang hating gabi, pauwi na si Pepe mula sa isang inuman sa bahay ng kanyang kumpare. Hindi siya sanay na umuwi ng ganitong oras, pero dahil sa pagyayaya ng mga kaibigan, napilitan siyang magtagal. Madilim ang daan pa uwi, tanging liwanag ng buwan lamang ang nagbibigay ng gabay. Sa malayo, nakita niya ang kumpol ng mga kawayan na madalas niyang nadedaanan, karaniwang tahimik ito, pero may kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin ngayong gabi. Habang papalapit siya, may napansin siyang gumagalaw sa may gilid ng mga kawayan. Sa una, akala niya ay isa lang itong hayop, pero nang lapitan niya, laking gulat niya nang makitang ang kanyang kumari, si Aling Nita, ay tila may ginagawa na hindi niya maipaliwanag. Nakatungo ito, halos tumuwad, at tila may hinahanap o kinakalkaw sa lupa. Hindi normal ang kanyang galaw, mabagal at parang may kakaibang intensyon. Aling Nita, mahinang tawag ni Pepe, umaasang baka nadapa lang ito o may hinahanap. Ngunit imbis na sumagot, dahan-dahang bumaling ang ulo ni Aling Nita pabalik sa kanya, at laking gimbal ni Pepe nang makita niya ang anyo nito, hindi na ito ang mapagkalingang kumari na kilala niya. Namumula ang mga mata, tila may liwanag na nagmumula sa mga ito, at ang kanyang bibig ay parang lumaki, puno ng matatalim na ngipin. Napaatras si Pepe, nanginginig sa takot. Hindi niya malaman kung tatakbo o titigil. Alam niyang hindi basta-basta ang nakita niya, isa itong aswang. Sa kwento ng mga matatanda, ito ang oras na nagiging aktibo ang mga nilalang na ito, naghahanap ng biktima sa dilim ng gabi. Hindi makagalaw si Pepe habang nakatingin ang aswang sa kanya. Unti-unti nitong iniangat ang katawan mula sa pagkakatuwad, at parang gustong lumapit sa kanya. Nakaramdam si Pepe ng matinding lamig, para bang hinigop lahat ng init mula sa kanyang katawan. Sa takot, nagawa niyang magdasal ng tahimik, inuusal ang mga dasal na tinuro sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Bigla, may narinig silang alulong mula sa malayo. Napatigil ang aswang, tila nagdadalawang isip kung itutuloy ang paglapit.
Nagkaroon ng pagkakataon si Pepe na tumalikod at tumakbo ng mabilis, hindi na inisip kung ano pa ang nasa paligid. Sa bawat yapag, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit hindi na siya lumingon. Pagdating sa bahay, dali-dali siyang pumasok at isinara ang lahat ng pintuan. Humihingal siya, pinagpapawisan ng malamig. Kinabukasan, wala na siyang balita kay Aling Nita. Hindi ito lumabas ng bahay, at tila walang ibang nakakaalam ng nakita niya. Pinili ni Pepe na manahimik, ngunit alam niya sa sarili niya na hindi na ito ang huling beses na makikita niya ang ganitong kababalaghan. Simula noon, palagi siyang nag-iingat tuwing magpapagabi sa daan, dahil alam niyang ang mga tulad ni Aling Nita ay maaaring nagtatago lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.